Trending ngayon si GMA pagkatapos ng ilabas ang dalawang bagong AI robot sportscaster, si Maya and Marco. Kalo-launch lamang nila ngayong araw, September 23, at considered ito na very important sa history ng kultura ng Pilipinas. GMA ang kauna-unahang media station na gumamit ng AI robot or country's first artificial intelligence generated sportscaster nitong 2023. Mapapanood ang mga AI robots na ito sa GMA and GTV during NCAA Season 99. Makikita rin sila sa Integrated News, GMA Sports, and GMA Synergy. Pero samot saring negative reaction ang natanggap ng official GMA page dahil dito, patunay na hindi pa handa ang bansa na mag-transition from human broadcasters to AI sportscasters. Isa itong giant leap or step. Ang dalawang AI broadcaster na rin na ito ang magre-report ng international sports featuring Filipino athletes, hindi lamang sa TV, kung hindi sa mga social media pages ng GMA. Napagdesisyonan na gawin ito ng GMA dahil sa pagnanais nilang mag-adapt sa new innovations at para mas mabilis at mas madami daw maabot na subscribers sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ginagamitan ito ng deep learning face animation technology, text-to-speech AI, and voice synthesis generation. Naging trend na kasi ang paggamit ng mga AI robots sa iba't ibang bansa gaya ng US, China, Europe at marami pang bansa. Madami ng radio stations at local TV stations, in fact, ang pinalitan yung mga tao. Kaya kung matatandaan ninyo, may malawak ang protesta ngayon na nangyayari sa US, yung mga writers and actors, celebrities na nagtatrabaho doon sa Hollywood at many parts of the world because pinapalitan na yung trabaho nila ng mga AI robots. At ngayon, dumating na rin ito sa Pilipinas. Super daming negative reaction dito ng mga netizens. Madaming communication students ang naglabas ng saloobin nila higil rito sa page ng GMA News. Naaalarma ang madami dahil pakiramdam nila hindi pa man din sila nakagraduate, wala na silang inaasahang trabaho. Meron din mga ibang nag-comment sa page describing na ito ay insensitive at dehumanizing. Pero meron ding mga ibang netizen na natuwa dito sa mga bagong AI sportscasters na ito dahil inaasahan na mas makakapag-provide ang mga robots na ito ng deeper analysis or reflection ng AI compared sa human counterpart nito. Meron ding nagsasabi na yung AI na ito ay pinapatakbo pa rin ng tao at kino-complement or nagbe-blend lamang ang tao at ang AI to provide a much efficient type of news. Maaga pa sabihin kung ano ang mangyayari at kung tatanggapin ba ito ng mga Pinoy viewers. I can only imagine kung ano ngayon ang discussion ng mga nasa industry kasi marami ring mga umaasang journalist na ang naging dream nila all their life is to become the official GMA sportscaster. So, ending na ba ito ng kanilang pangarap na maging member or maging official sportscaster ng mga news media outfits kagaya ng GMA dahil ito na ang tinatawag na age ng artificial intelligence? Wala pa tayong pwedeng maging deeper analysis dito kasi this is under trial run, kumbaga titingnan pa dito ang reaksyon ng mga netizens at i-weigh pa dito yung pros and cons. Is this the right step for GMA News or ito ba ay isang pagbabago na lahat tayo, wala talaga tayong magagawa kung hindi tanggapin? Is this something inevitable at kailangan na matuto tayong mag-adapt? Or is this something sa culture na pwedeng i-reject ng mga Filipino viewers? Time can only tell.